Ngayon, ibabalik lang natin yung loob ng Kiko para sa deep freeze. Lalagyan natin siya ng ang nitro. Hindi naman sa lahat ng bagay pagka magre-refast ka ng bed o mag-load ka ng bed, lagi ka na lang paprit ng interest ng paper dryer. So, kailangan mo rin isipin yung tingnan yung paper dryer kung okay pa, kung maalo pa. Pag hindi na, pwede ka na magpalit ng insert. So, mag-i-lipis tayo. So, leak test, ito yung freon. Ito pala yung nitro, freon. Ito yung nitro. So, yun yung gauge. So, kunin lang natin yung dilaw. Ginamit natin na pangligtas yun pula. Kasi ito mataas ang maganda yung klase ng spring nito ng kulay pula. Pang high pressure talaga siya. Sana natin. Subukan natin itong gate. Tandaan lang. Analysis. So, nag-dig test tayo gamit ang nitro, ang bad news, ang butas nasa condenser. Ang problema, so nag-dig test tayo gamit ang nitro. Ayan. So, bumaba na ng bumaba. Ana. So, ang problema, wala siyang condenser. Ang condenser niya dito sa gilid dyan. So, ang problema, yung condenser, dito maingay. Dito yung banda maingay. So, wala naman butas itong evaporator ng condenser na mismo. So, yun ang paggawa nito. Kukontakin na lang natin kung gusto niya pang paggawa. Kailan sira na yung condenser butas. So, hindi natin magagawa ito pagka walang abiso kung hindi sila bibili ng condenser para ilagay rito sa labas. So, yun lang. Hindi natin pwedeng sirain pa yan. Tanggalin to para ma-check natin. Yun ano, pero ang condenser Kasi ito yung sa condenser. Ito yung dalawa. So ito sa evaporator to. So evaporator, dito lang yan sa gilid. So yung condenser andito sa gilid yan. Dito sa gilid na to, yung condenser niya. So yan problema. So yan. So dahil may lumagatok, so condenser na yung sira. So nakita nyo naman siguro yung rep. Wala siyang condenser sa likod. So wala siyang condenser sa likod. So binalik ko na yung mga dapat kong ibalik para pag kinuha na mayari naka-ano pa rin siya, naka-attack pa rin. Kasi kung dito ko bubutasin yan, nandito kasi yung leak Papangit na itong kaha. So, para na lang yan, bumili na lang ng condenser yung may-ari. So, kinontak ko na siya kung ano yung reply. Bibili na lang siya ng condenser na 4 feet para dito ilagay natin dito sa likod. O kaya, ang paraan yan, gagawa tayo ng condenser
gamit ang copper tube. Maglilinyo tayo rito. Didikitan na natin ng condenser, ng copper tube to na parang pa-condenser siya. Pababa. So, paano ko nalaman condenser? Kasi ito aluminum. Yan o. Aluminum. Copper rod. Tanawa. So, ito kasi yun. Pero sabi ko kanina, ito yun. Low pressure. Kasi nito yun. Capillary tube. Ito. Ito. Yan o. Ito capillary tube. Yan, medyo madilim lang. Ito yung capillary tube. Ito yan, saka ito magkasama. So, ito yung condenser, saka ito. So, yan ang kadalasan na nasisira sa rep pagka ganito ang forma ng rep. Wala siyang condenser sa likod. So, yan ang madalas na nasisira palagi pagka may nagpapagawa sa akin. Laging yan, 100%. So, hindi natin ito pwedeng galawin. As long na walang abiso yung may-ari, hindi natin ito pwedeng tanggalin yung compressor, tapos yan eh, aanihin natin. Pero, sure ako na condenser talaga yung sira na ito kasi dito tumunog eh, sa gilid. Dito mismo. Kasi ito ang condenser niya, gilid na ito, itong dalawa. Pag umaandar ang rep na walang condenser sa likod, itong umiinit, itong dalawang to, kaliwat kanan. So, dito yung condenser. Yung evaporator na ano sa loob. Nandito. Ito. Yan ang evaporator. Yan ang evaporator. So, wala namang pumutok dyan sa evaporator eh. Ang pumutok dito sa gilid. Meron dito. May pumuswit na parang hangin mula rin sa nitro. So, hindi naman natin pwedeng biglayin kasi yung nitro eh. Dapat dahan-dahan lang talaga. Yung dahan-dahan na yun, ayun. Medyo may narinig tayong konti, tapos yun yung bumababa ng konti-unti yun, gauge. So, para na lang yan, maglalagay tayo ng condenser dito. Yan na lang. Para magamit siya ulit. Sayang, sayang yung rep. Halos bago pa. Wala tayong spare parts dito eh, na pwedeng makuha. Kasi halos lahat yan, pare-parehas na ganito, ang rep. So, yun po, may natutunan ho ba? So, hintay na lang natin yun. Feedback ng kliyente natin itong rep na to, itong mini rep na to, itong maliit na to. So, hintay na lang natin siya kung ano ang ano niya, kung ipu-pull out na lang, itatapon, ibibenta sa junk shop. Sayang, bago pa oh. Ayun ako, hindi natin pwedeng bilhin to kasi wala tayong budget. Kung bibili natin to, mga ano na lang to, bentahan junk shop na lang to, 200 na lang. Yun na. Kasi mahal kasi condenser na ito eh. Ayan. Hanggang sa muli. Hintay na lang tayo kung ano mangyari.